kahit maulan, tila iinit na naman ang ulo ng marami nating kababayan. Tataas na naman kasi ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Nakatutok si Teresa Andrada. Umaaray na ang salon owner na si Pancho Cubile sa taas ng bayarin niya sa kuryente. Paano naman kasi umaabot ng halos 9,000 piso ang bill niya kada buwan? Kailangan namin talaga ang kuryente. Di kuryente ang mga gamit namin. Mga panggupit, tapos mga blower. Kasi hindi mo pwede laging patay. Kasi baka doon dumating yung mga customer dahil madilim. Ganyan. Alam, maliwanag kagi. Ang bad news, madadagdagan pa ang sakit ng ulo ni Pancho. Pinayagan kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na bawiin ang kanilang mga binayarang local franchise tax sa ilang mga lungsod at probinsyang kanilang siniserbisyohan. Sa Abril, kokolektahin na ito ng Meralco sa kanilang customers bilang tax recovery adjustment charge. Under the regulations, the cost of power includes all of the costs of delivering service, which includes the various business permits and taxes and fees that are imposed by the government, including the local governments. Halimbawa, ang isang residente ng Quezon City na kumukonsumo ng 101 kWh, madaragdaga ng 2 pesos and 84 centavos ang bayarin. Pero di rito nagtatapos ang kalbaryo ni Pancho. Pinayagan na rin kasi ng ERC ang National Power Corporation o NAPOCOR na mangolekta rin ng dagdag singil para mabawi naman ang kanilang ginastos para sa fuel, purchase power expenses at foreign exchange cost mula Enero 2007 hanggang April 2010 sa ilalim ng Generation Rate Adjustment Mechanism o GRAM at Incremental Currency Exchange Rate Adjustment o ISERA. Ang generation charge increase ipatutupad simula Mayo. Para sa mga distribution utility sa Luzon, 69 centavos ang dagdag sigil, 60 centavos sa Visayas at 4 centavos sa Mindanao. Ang magiging impact nitong pagtaas na ito ay depende doon sa dami ng kuryenteng binibili ng kanilang utility mula sa National Power Corporation. Ang Meralco, 40% lang ng kuryente ang binibili sa NAPOCOR. Kaya ayon sa Meralco, hindi naman mararamdaman ng kanilang mga customer ang buong epekto ng 69 centavo increase. Para sa mga kumukonsumo ng 101 kWh kada buwan, 28 pesos ang madadagdag sa inyong bill. Kung 200 kWh naman, 56. At kung 300 kWh, 87. Sa gaya ni Pancho na nasa 700 kWh ang konsumo, 193 ang madadagdag sa kanyang electric bill pagdating ng Mayo. Ang panibagong pagtataas na ito, isasagawa ngayong may krisis pa naman sa kuryente sa Mindanao. Sabi ng ERC, ang mga residente sa Mindanao makakaramdam ng epekto ng generation charge increase kung mas malaki ang bibilhing kuryente ng mga distribution utility sa NAPOCOR. Kung titingnan natin, parang wala sa tiempo ang naging desisyon na magtaas pa. Subalit, alam naman natin din ang NAPOCOR ay nangangailangan din ng karagdagang halaga upang makapagpatuloy siya sa kanyang operasyon. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.